doon ka ma-reject, magugutuman. Minsan, di mo maintindihan yung upline mo, yung mentor mo. Umaga, humataw ka, alas 10, nagpala kang commitment. Alas 12 na sasabihin sa'yo, oh, Eric, tambay pa tayo ng McDo. Usap pa tayo. Imagine mo, gino-goal set ka. Yung mga taong pinuyot pala, sir, na binigyan ng oras, inupuan ng mga mentor, sir. Ito, sir, yung mga top earner. Ito yung mga talagang kumita ng toldo sa industry natin. Ito yung pinila mo at sumunod. Ito yung mga tao na may commitment. So, yung upline, nagbibigay din ng commitment. Kasi kailangan din natin na merong isang magtutugay-gay sa atin sa negosyo. Yung mentor na tinatawag o coach. Sir, kung natatanda mo ng araw, wala naman tayong mentor, wala tayong coach. Sa ngayon, meron pang mentoring, may coaching, may carrying. Di ba, sir? Kumbaga sa ano, para sa akin, very vital ang commitment. Ito yung stage na talagang dito mo ibibigay yung tinatawag na whatever it takes. Na at the end of the day, para sa akin, sir, sabi nga ng mentors natin, lista mo na lahat sa tubig yung hirap mo. Kasi at the end of the day, pag nandun ka na sa stage, kung magbabalik tanaw ka, isa lang sasabihin mo, buti na lang nag-commit ako. Tama. Kasi napakadali, sir, mag-quit eh. Napakadali yung bumitaw. Totoo yan. Especially pag yung tipong nararamdaman mo na yung rejection. Kaya nga, di ba, sir, sa DOT, yung sinasabing fear and doubts. Para sa akin, sa shortcut ko, sir, yung makiling kwentuhan natin na to. Paano ba lumalalim ang commitment na sales distributor? Me, as an upline before, ini-expose ko ang downline ko sa training. Ini-expose ko siya sa mga talks. Ini-expose ko siya sa mga gatherings. Ini-expose ko siya sa mga sales rally. Ang point ko doon, baka sakali yung mga tao na maririnig niya, yun yung magti-trigger sa kanya na totoo pala. Na totoo pala pag nag-commit ka, kumbaga sir, todo pati pato, sigurado tatama ka. Para sir sa akin, ang network marketing sir, tataya ka na lang eh. Gawa na yung mapa, gawa na yung plano, may sistema na, doon na lang sa proseso siguro, doon magkakatalo. Kasi along the way sir, habang dinagawa mo ang negosyo na to, ang negosyo ng Unified, sir, may proseso kang dadaanan. At yung proseso na yun, hindi mo pwedeng shortcutin. Walang libre. Kahit siguro si President Duterte maging member ng Unify, dadaan siya sa proseso. At sa proseso na yun, doon papasok ang commitment. Doon ma-check yung commitment mo. Doon makikita hanggang saan ka. At gano'ng katalalim para sabihin mo na, hindi ako susuko, kukuhanin ko yung pangarap ko. Para at the end of the day, yung pamilya ko na talagang ito ang pag-uupo lang ko. Parang ganito, sir, di ba? Halos ang buwan na tayo, sir, sa tinatawag na crisis na to ng COVID-19. Yes. Personally, sabi ko nga, yung mga committed na ginawa ang negosyo ng Unified, hindi nila, sir, mararamdaman yung kahit siguro 2 months, 3 months na magkaroon ng, ano, ng tinatawag na enhance. Community, ano tawag yung enhanced community, yes, community quarantine. Yes, nagagawin sir, sir Diyos, ngayon gagawin modified. Oo. Para sa akin sir, siguro, it is awakening na pagbalik natin sa opisina natin, huwag na mapatumpik-tumpik, huwag na magdalawang isip. Kasi sa ngayon, ang hindi apektado sir, yung mga taong nag-commit sa pangarap nila, totoo, na alam nila sa sarili nila, kahit 6 months sila maglungga sa bahay nila, alam nila hindi sila magugutom. Tama. Alam mo, sabi ko nga eh, nang isang makausap ko si Abslan Pineda, yung ating leader from Valenzuela. Yes. Siguro kung ako ang top one ng Unified, baka kami mag-asawa siguro. Kakausapin ko talaga personally asawa ko. Ako ang top one ng Unified, tapos guwawat million ako. Iko-commit ko talaga yung income kong kalahating million. Mamimigay ako dito sa amin. Mamimigay ako sa bawat isa. Kasi sir, totoo lang. Dapat tayong magpayaman. Dapat tayong kumita. Hindi sa nagiging materialistic tayo. Mas malalim siguro yung nangyari na to na
given, may kotse. Pero sir, pwede pala tayo maging channel ng blessing para sa ibang tao. Pwede. Siguro pagbalik natin, mas laliman natin yung deepest why natin. Yung kotse, yung bahay, yung recognition, yung plaque, yung sash, yung bouquet. Bonus lang yun, sir. Totoo. Pero yung makita mo yung mga tao na natutulungan mo dahil binigyan mo ng halaga, binigyan mo ng mas malalim na kahulugan yung buhay na pinaram sa iyo ng Diyos. Sir, doon mo ma-realize na buti sir, ang sinabi ni Pres, manggigigil ang mga distributor. Nagang triplehin ng effort, ibigay ang total commitment sa nangyari sa atin na to, Sir Diyos. Na sabi ko sa iyo, Sir, at the end of the day, pwedeng sabihin natin, piniga tayo ni Lord eh. Na para bang sinabi niya na, gano'ng kaka-prepare? Diba? Siguro isang learning lesson to na dapat sineseryoso natin buhay natin. Yes, dapat. Yung bawat minuto, yung bawat segundo. Hindi ko sinasabi, sir, na material, maging materialistic tayo. Kasi, imagine mo, di ba parang, ngayon natin nararamdaman, tama ba, sir? Yes, sir. Ngayon nararamdaman ng bawat isang mama, tama yung mga kaibigan natin, ng ating mga dealers sa Hong Kong na, dapat pala, marami kang streams of income kung nag-work ka, ngayon, dapat pala mag-unified ka. Tama. Dapat pala ngayon, mag-commit ka. Dapat pala, mas unahin ko yung mga bagay na magbibigay ng sukli sa akin, na magbibigay ng benefit sa akin, at yung mga bagay na walang kahulugan, i-drop ko. Pero syempre, sir, isingit ko, siguro isang awakening pa rin to na mas lalo tayong magbalik loob sa Panginoon, sa ating Diyos Ama, na hindi ko sinasabing maging materialistic. Pero palagay ko naman, kahit maging materialistic tayo, ang Diyos pa rin ang magbibigay ng pagpapapala eh. Tama. Hindi bibigay ng Diyos ko ang hangad mo lang ay recognition o fame. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin eh. Yes. Alam ng Diyos Ama, nagagawin lang tayong kasangkapan o tulay para tayo makatulong ng ibang kapwa. At para sa akin, napakagandang bihikulo ng Unified. Napakaganda yung ginawa ni Sir Manny. Imagine mo kung si Sir Manny at si BT walang commitment. Sana wala nang Unified ngayon. Bilang isa sa nag-umpisa ng Unified, nakita ko paano nag-umpisa ang Unified. At nakita ko rin ngayon paano umangat ang Unified. At nakita ko rin na people come and go, pero yung commitment ng ating leader, ng ating presidente, ay isang patotoo na alam mo yun na commitment talaga ang magbibigay ng matinding resulta na ginugusto natin. Para sa akin, sir, siguro kung meron man pala, dapat palakpakan, meron dapat buhatin, siguro, sir, bukod sa Diyos Ama, si Sir Manny, si BP, at yung mga taong tumugay-gay na pinaglaban ng Unified, yung mga pioneers na up to now nandito, yung mga pioneers na up to now lumalaban, yung mga pioneers na up to now naniniwala na one day from now, talagang mangyayari na one day from now, ayun tatawagin na yung tinasabi ngayon, vision natin na tayo yung parang isang kumpanya na magpo-provide lahat ng services, magpo-provide lahat na magiging cashless society tayo. Doon ako very excited, sir. Eh. Yes. Yung tinatawag na, ano ba tawag, sir, doon? Dahil di tayo masyadong teking, stage 3 ba yun? Ano yun? Yung ano, sir, yun? Sir, dos? Sa ano yun, sir? Yung pangatlong stage na tayo, ano tawag ni Sir Manny dun? Ano yung terminology niya? Phase 3 ba tawag dun, sir? Ayun. Yung lalabas na yung ano natin, yung Bayad Center, yung tinatawag na... Ano, sir, tawag dun? Ano yung word na ginagamit ni Sir Manny? Version 3! Tama po, sir? Chine ko pa talaga cellphone ko. Ano yun? Sir, version 3, ako, sir. Sir, version 3. Oo. Grabe yun. Ako, sir. Amazing. Nakikita ko, sir, pagbalik, mag-i-excel ang Unified.
Kumbaga sana sir, yung nangyaring COVID-19 na to. Yes. Ano lang to sir? Parang dinilid lang ni Lord kung saan pupunta ang unified. Dinilid lang ni Lord yung kung saan at ano pa ang mararating ng unified. Tama. Ako yung nagpapasalamat, naging part ako ng unified. Okay, nagpapasalamat sir sa inyo, Sir Rico, Sir Joe, Sir Eric, Sir Raylene, si Ma'am, iba kasi pangalan niya sa Facebook, si Miss Rose. Tapos tapos dito sila si Salen. Sir Indan sa Palawan, si Sir Don. Salen yun, Salen. Si Sir si Ma'am Salen, si Sir Don. Si Sir Kiko. Tawag po dito. Sir Kiko sa alam po dito. CDO. Oo, sa atin po si ano pangalan po nito? Ang mga kasama sa training department. Oh, Sir Eric. Na ako yung nagpapasalam. Sir Eric. So, Sir Elmar. Yeah. Sir Genevieve, Ma'am Genevieve. Si Ma'am Sir Dory. Yeah. Sir Benjo. Si Sir Joner. Yeah. At yung mga leaders. Ang mga leaders po at mga grand upline na ako yung nagpapasalamat, sir. At kukunin ko na rin pagkakataon na ito para yes, wala po sa pamilya ng mga Has. Kami po yung nakikiramay sa aking kaibigan, sa aking mentor, sa aking coach, sa aking markada, na ako yung nakikiramay dangan lahat sa pagkakataon na ito, hindi po tayo personally nakapunta, nakadalo ng ating lamay o sabihin natin ang pagdadalang atin ng ating presidente. Kami sa pamilya mga Has, taus-pusong nakikiramay sa ating kaibigan na si Sir Manny, doon sa kapatid po niyang mayapa na pumanaw na si Sir Simon. Sana maging inspirasyon si Sir Simon na through Sir Simon ay i-bless tayo na palakihin palalo ang unified. Totoo yan. Palakihin pala tayo lalo na marating natin kung ano gusto natin mangyari. Ako sir, naniniwala na one day from now, uukit tayo sa kaysaysayan ang unified ay lalaki at maraming matutulungan. Gaya na nasabi ko, kailangan ng commitment. Yung commitment na yan, magsisimula sa atin. Totoo. Kasi, hindi sir naihingi ang commitment. Hindi nabibili. Ang commitment manggagaling sa atin. Totoo. Ako, personally, ay china-challenge ko ang mga distributors. Let's commit. Marami tayong naging muni-muni sa isang buwan na malagi tayo sa ating bahay. Isang buwan tayo na nakasama natin pamilya natin, pero kailangan tanggapin natin realidad na kung sakali mang may ganitong mga pagkakataon, at the end of the day, yung resultang trabaho natin ay magagamit natin kung may ganitong mga pagkakataon. Hi ka, anak! Hi ka! Yun na doon, hi ka! Ganun ka lang, hi! Yun, hi! So, sir, siguro po para sa akin, hindi man ganun kalalim ang akin na i-share. Hindi man ganun makahulugan. Kailangan sir, commitment talaga. Tama. Commitment na ihanda ang sarili. Kaya nga po tayo may training. Kaya nga po tayo may mga leadership training. Inahanda tayo. Para pag dumadaan tayo sa Unos, dumadaan kayo sa Baguio, sabi nga ni Sir Bencho, salamat sa industry ng MLM na bago yung pananaw niya. Kundi dahil sa industry na to, maisa rin tayo, sir, sa mga nagre-reklamo. Ano dahil hindi tayo nabigyan ng ayuda. Muli, sir, sana sa mga konting salita po na to, sa mga konting aking pagkukwento, nakatulong. Sana po ay kahit paano po ay naparating po sa inyo mga sa aking mga kaibigan, sa aking mga business partner na yes. At the end of the day, the bottom line is, you have to commit. At yung commitment po na yung gaya na sinabi ko ay hindi po sa akin manggagaling. Hindi manggagaling kay Tres, kay BP, sa training team. Ito yung manggagaling po sa ating sarili. Yes. At itong sarili po natin na to, eh kailangan po talaga na maniwala, mag-commit. Na at the end of the day, at the end of the day, there's doon sa dulo ng tunnel po na yan, may makikita po tayong liwanag. Ating liwanag po na to
ito pala magbibigay sa atin ng buhay na nararapat para sa atin. Tama. Panghawakan po natin na lahat po tayo ay pwedeng matago ang buhay as long magkukumit ka po. Tama. Muli, salamat Sir Diyos. Welcome Sir Bong. And thank you din po sa opo oras ninyo. Alam ko medyo ang dami niyo pong ginagawa, especially sa komunidad ninyo as frontliner din, as one public servant din. Nasa alam namin na yung puso ninyo talaga sa komunidad eh. Taos puso po kami din nagpapasalamat sa serbisyo ninyo at laking tulong din na nandito po kayo ngayon sa URTV, sa Unified Radio TV, para ma-share po yung kalaman ninyo at experiences para mapalago natin yung negosyo natin dito sa Unified Products and Services. Maraming salamat Sir Bong and God bless you po. Opo. Oh, sa susunod po natin training. Oo, sige sir. Opo, muli po sir. Mag-ingat po kayo. Tayo muli magkikita-kita po ulit. Yes po. Magkikita-kita tayo sir. Okay. Magkikita-kita tayo. Okay, thank you very much Sir Bong. Ingat po mga kaibigan. Opo, God bless you Sir Bong. Ingat po mga kaibigan. Ingat po kayo dyan. And ingat po. Ingat until po. Then po, Sir Bong. Thank you very much. We'll be right back.